taas yung ano niya, Primera. Putain ng taas naman ng gearing niya ito. Maabot ng 50. Gago. Kaya mga chong, susubukan ulit natin. Taas ng Primera, hayop. Hindi ka mabibitin. Kaya R15 kasi, makukuha mo agad yung top speed ng Primera niya eh. Game, game. Tangina 50. Tulin, grabe, sarap. Yung segunda ng yung dulo ng segunda nito. Dulo na ng ano eh, tersera ng R15 eh. Basta kilis lang siya, di ba? Oo. Kaya, paano ba? Ganito? Ayan. Tapos, pag ganun. Goods na yun, di ba? Oo, ganyan. Yo. All stock to, no? Yan. Kaya mga chong, gan? Yan. Yeah. So, what's up mga chong? Here's your boy, Brian Uchil, back in here again, and welcome back to another vlog. And today's vlog mga chong, yes sir, sinap natin ang R15 natin. Nagsasawa na kasi ako sa R15 natin, so gusto ko naman mag-iba ng brand. Kaya naipag-swap ako ng GSX-R 150. De, charot lang syempre. Hindi natin pagpapalit ang R15 natin. So today's vlog mga chong is re-review natin tong GSX-R 150 first impression. And yung mga thoughts ko sa kanya, yung differences nilang R15 para sa akin, and kung ano yung much better sa kanilang dalawa. Okay, so una sa lahat, unang-una sa lahat, bago natin simulan ng vlog, bago tayo magpatuloy, huwag muna natin kakalimutan na ipasok ang intro. I'm back mga chong. Uy, putay na yung kadena. Hindi nga pala, maluwag nga pala yung kadena na ito. Shit, baka makalasan tayo. Kalman lang natin. So first impression mga chong, seat height. So ang seat height nito is 795 or 85. Ang height ko is 5'8". And then kung titignan nyo mga chong, ito, dilatabi tayo saglit. Flat na flat yung paa natin sa ano, sa ground. Flat na flat mga chong. Flat na flat. Ayan o, 5'8 ang height. Then yung aggressiveness niya is aggressive naman siya. Nandun yung aggressiveness. Subsob. Tapos ang liit, ano ah. Ito, unang-unang napansin ko sa kanya, ang liit niya sa feeling. Hindi siya kagaya ni R15 na mararamdaman mo agad yung pagka-agresibo niya, yung pagkalaki niya. Na feel mo talaga na parang big bike yung dala mo. Dito mga chong, parang feel ko ah, sa feeling ko lang naman, sa akin lang naman is tara tayo naka underbone lang. And then 9,000 pa lang tinatakbo nito, pero yung kadena lagutok na lagutok ah, natang hindi naalagaan ah. So yung mga tiyo, mag-maintain tayo ng kadena para mahirap masiraan ang kadena pag kinain yan yung ano mo, swing arm mo sakit sa ulo nun. Nagustuhan ko yung ano niya, ang ganda nung stock na side mirror niya, diretso siya, para siyang daga, pero I like it. Dapat ganito rin yung ano, side mirror niya R15. And then yun nga mga chong, since na hindi siya ganong bulky katulad ni R15, so syempre mas madali itong isingit and mas matulin to mga chong. Given na magaan siya, di ba? Yun pa lang, dun pa lang magaan siya, and DOHC etong GSX-R 150. So si R15 is SOHC lang mga sir. 6-speed, yeah. Ang difference nila is yung headlight na ito, siya lang yung LED. Si R15 lahat LED. Non-ABS pareha, syempre. Madali siya yung maneuver sa traffic. Unlike kay R15 na damang-dama mo yung malaki na katawan. Ito, kayang-kaya maneuver. Parang nakasakay ka lang talaga sa Raider. So yun lang yung ano ko dito, yung ano ko sa kanya, feedback ko sa kanya. Para lang talaga siyang underbone na nilagyan, or para lang talaga siyang Raider 150 na nilagyan ng fairings na naka-sports bike. Pero sports bike siya.
gwapong-gwapo and racing-racing ka sa daan. Hanap tayo ng ihintuan natin para makita nyo yung itsura niya. And makita natin, sabi ko sa inyo yung pagkakaiba ng mga features nila. And then, isa pa pala mga chong is etong si GSX-R is keyless na siya. So yun yung maganda dito mga chong, yun yung wala kay R15. Tapos passing light niya dito mga chong, maganda yung passing light niya nandito. Ito, yan yung dilaw na yan kung nakikita nyo. Yan yung passing light niya. Mas gusto ko yung gantong passing light kasi hindi mo kailangan bumitaw dito sa handlebar. Sa R15 kasi dito ang passing light niya eh. Kailangan pa itaas yung kamay mo ng ganyan para makapag-passing light ka. Which is sanay na naman ako, pero mas preferred ko pa rin talaga yung nandito na passing light. Kaya maganda to, maganda. Para sa akin mas safe siya. Tapos fuel tank capacity 11 liters parehas. Pero tingnan mo, parang hindi siya mo, parang hindi siya 11 liters. Ang ganda, sarap i-maneho, gaan. Parang raider lang talaga yung dala. So yun, aggressive din siya. Tingnan lang kasing aggressive ni R15 kasi si R15 ni sub-sub talaga. Ito medyo relax pa ng konti. Na bagay talaga sa mga ano, short rider tong GSX-R 150. Siguro ang pinakakaya nito is 5 flat. Kung 5 flat ka mga chong, GSX-R 150, so pwedeng-pwede ka dito. Tiptoe ka lang, pero kayang-kaya mo siyang imaneho, kayang-kaya mo siyang i-drive. Siyempre hindi natin to ito top speed. Alam naman natin na mas matulin to sa R15. Pero alam niyo naman, hindi rin ako si top speed boy, pero mas matulin sa R15 to. And then mas torquey lang si R15 kesa dito ng konti lang naman. Sa fuel economy niya, lang, ano ba yung nakalagay dito? Wala na alagay. Maya, tignan natin yung fuel economy niya. Oh, yes sir. Paikot-ikot lang tayo dito. Ilim tayo konti. Mag-vlog na maayos. Parang feeling ko makakalas yung katin eh. Neutral. Ano ba? Bumaba ka. So, kung makikita nyo mga chong, sports bike na maliit siya. Pero, ang ganda niya. Ang aggressive ng dating niya. And then, ang ayoko lang dito is itong kanyang seat. Pillion seat niya. Maliit. Hindi siya ano, OBR friendly, kumbaga. Manipis lang, compare kay R15 na medyo malapad naman kahit papaano. Sa gulong, yung gulong nito is 130 yung stock. Basta 130 to, wait lang, hanapin natin. 130-70 pala, 130-70-17. So, kay R15, ang stock niya is 140. So, mas malaki siya ng konti. Then, sa harap is 90-80. So, kay R15 is 100. Sa 80. So, dun pa lang sa stock na gulong mga chong, is makikita mo na talaga na mas malaki si R15. Saka mas mabigat talaga siya compare dito. Kaya hindi na natin pagtatalunan na mas pabilis talaga itong si GSX-R. And then, adjustable ba? I think adjustable tong harap. Adjustable siya. Tapos, hazard. And then, gusto ko to. Maganda yung ano niya. Side mirror. Medyo madumi lang siya, parang motor ko. Tapos dito sa kanilang ano, sa swing arm niya, syempre mas maporma si swing arm ng R15 compared dito kay GSX-R kasi bar lang siya eh. Kay R15 parang pang sports bike na talaga, pang big bike na talaga. And then delta box ang chassis ng R15. Ito is normal lang, standard. At kay R15 delta box, kaya mas maganda siya. Eh no, mga chong, ang liit niya. 'Di ba? Pero gusto ko dito yung ano niya, keyless. Kasi ang keyless talaga magagamit mo yan, masusulit mo ang gamit niyan. Saka mas maganda sa cornering tong GSX-R 150 mga chong, kasi yung wheelbase niya is mas maliit, mas maikli compare kay R15 ng 50mm. So kasi mas mahaba yung motor mo, mas mahirap siya i-cornering compare sa mas maliliit na wheelbase. Isa sa napagpilihan ko rin tong GSX-R. So yun lang talaga yung reason kung bakit hindi ko siya napili, kasi masyado siyang maliit para sa sports bike. And then yung headlight niya okay naman, wala naman akong problema sa headlight niya, maganda naman siya. Kaya lang hindi ko siya trip kasi sa gitna lang. Gusto ko kasi yung parang big bike na talaga yung datingan. 147.9 cylinder, CC pala, CC. Then si R15 is 155. And then yung front suspension niya mga chong is mas manipis. I think 13mm to. Yung diameter niya 13mm. Kaya R15 is 17. So makikita nyo talaga na itong motor na to is magaan na magaan siya. Build for speed talaga. So sa stock pipe naman niya, so ang tawag dito is 1-1-2. Diba? 1 dito, tapos 1 yung tube niya, tapos dalawang exo. So 1-1-2 ang tawag doon. Yun nga,
bulb type to mga to. Headlight niya lang yung LED. Tapos parang may UV siya dito. So forma niya yan. So maganda naman siya. Para sa mga gustong kumuha nito. So syempre meron din talagang ano, advantages and disadvantages ang mga motor. May pros and cons talaga. Sa tahimik yung makina niya. Yon, napansin ko, tahimik yung makina niya. Unlike sa R15, kapag nirev mo talaga siya, kapag binirit mo talaga siya, naririnig mo talaga yung engine growl. And then dito sa panel naman, makikita yung ano, trip odometer, 43.8. Tama ba? 43.8 yung fuel economy niya. Tipid ah. Tipid siya. So, ang liit lang oh. Ang liit lang nung panel niya. So, one last drive mga chong bago natin ibalik sa may-ari. Mas tahimik yung makina nito compare kay R15. Tulin. Sa akin kasi nagpalit na ako ng gulong, kaya mabigat na yung R15 ko ngayon. So ito yung RPM niya mga chong. Hindi naman siya ano, limiter. So ano lang siya, indicator lang na kailangan mo na magpalit ng gearing. So kailangan mo na mag ano, mag upshift. Tahimik. Lumalagutok yung kadena sir pag nag ano, pag nagbibitawan ng throttle. Mas maganda dito sa panel niya mga chong. Kita mo yung orasan, kita mo kung ilan na yung tinakbo. Sa R15 kasi pwede ka lang mamili, isa lang pwede mong piliin eh. Diba? Ganun talaga mga naka R15 mga chong, mga loyal. And yung pa pala, difference silang dalawa, isa sa panel, si R15 meron siyang display. Meaning pwede mong palitan, kunyari pagka open mo ng motor, bilalabas yung pangalan mo. Saan nalagay Brian? So pwede mong palitan yon. So kay GSX-R wala nun mga sir. Tulin. So ang price range ng dalawa, si R15 is 164,000. And then si GSX-R is 150 or 154,000. Bakit mas mahal si bakit mas mahal si R15? Siguro dahil sa sleeper and clutch assist. So ito kasi wala siyang sleeper and clutch assist. Si R15 meron. May VVA si R15. Ito wala. May lamang din naman si GSX-R eh. Nawala si R15 tulad ng keyless. Diba? Safety features yun mga chong, yung keyless. Para pag inagawan ka ng motor, once na nasa iyo yung remote, diba? Bigay mo yung motor, hindi, pero hindi nyo mapapaandar yung motor. Diba? Makatawag ka pa ng rest back. Kaya mas madali siya ano, dalin sa traffic. Kasi magaan siya, mababa yung seat height, mas abot mo yung kalsada. Ang liit tignan sa akin, tumininaw sa ano, reflection ko. Ang liit tignan sa akin. Ang cute. Alin ang mas better sa dalawa kung tatanungin nyo ako? So, depende. Ano ba yung gusto nyo? Malaki? Pero hirap kayo, nandun yung struggle, pero pogi. Or gusto nyo comfortable, pero mabilis. Pero hindi siya alakihan, hindi siya big bike tignan mga chong. Uy, gago. Mabangga pa po tayo, niram na nga lang. Mabangga mo pa. Bakay natin. Ah, mataas yung ano niya, Primera. Putay, nang taas naman ng gearing niya ito. Sagad naman ang last ng Primera. Gago. Sa panga. Maabot ng 50. Gago. Kaya 15, ano lang eh. 35 lang ang sagad niya. Ito maabot ng 50, putay na. Ay hindi, sa sprocket. Ano ba yung sprocket na ito? Sa sprocket na eh. Malit lang ata yung sprocket na ito eh. Ano ba yung sprocket na ito? Sarap naman nun. Tangay na ganun yung gusto ko. Maliit lang. Same lang ata eh, 48 lang eh. 40. Kasi kay R15, 48. Ito ilang ba ito? Ano na, isa pa nga. Kaya mga chong, susubukan ulit natin. Paas ng Primera, ayop. Ang sarap. Hindi ka mabibitin. Kaya R15 kasi, makukuha mo agad yung top speed ng Primera niya eh. Game. Ito ang 50.
tulin. Grabe, ang sarap. Sarap mga chong. Yung segunda na, yung dulo ng segunda nito. Dulo na ng ano eh, tercera ng R15 eh. Grabe. So yun lang mga chong. Sarap, sarap. Thank you Jowar. Maraming salamat. Shout out sa iyo bro. So once again mga chong, maraming salamat sa panonood. And kung di ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell para ma-notify na rin kayo pag may bago tayong mga ano, upload na videos. Okay? So once again, this is Brian Ochio. Ride safe and I'm